Hello po, good morning. Today is our day 89. Tingnan po natin yung mga ginagawa nila. Ay, si Noni oh. Yeah, simulan natin kay Nino. So, binabalik na niya yung mga nahukay ng mga lupa. Yung ginawa niya, dinidiligan niya ng tubig para masiksik. Yung tubig na pinagkukunan niya, hindi pa rin. Sinapump lang niya. Gamit namin yung submersible pump. Para masiksik yung mga tambak. Pag nadidiligan ng tubig, bumababa siya. Tapos sinasandot niya ng yung bakal na yun. Ang ba tawag niya ninyo? Pito? Dulos. Ang tawag nila dyan. Masundot para masiksik siya. Shoutout mo na ninyo si Ninong. Dito naman sa harapan, nakalimutan namin, wala pa nga pala yung footing para sa poste ng gate. Kaya yan, hinuhukay na ni Ray. Kaso may footing nga dito eh, may footing. Actually yan yung unang hinukay nila para maitayo nga yung poste ng Meralco, yung entrada. Kaso doon napunta sa kabila. Kasi hindi muna namin ito ginalaw kasi lumabas yung footing nung kapitbahay. So nag-usap muna kami ng may-ari, then nagkasundo na. Kaya yan, nuhukay na lang ngayon para mailatag yung footing tapos yung pinaka-column niya. So si Ray ang bumabanat dito. Dito man sa loob, si Tatay Bebot na nalilinyahan na niya yung wiring para sa magiging ilaw ng cabinet. Tatlo kasi yung magiging ilaw nung sa switch dyan para sa ilalim ng cabinet. Tapos dito sa drop light, then yung ilaw dito sa baba ng bar counter. Tapos sila JR naman dito, ito pinipinis na niya yung division ng kitchen sink. So rough finish lang naman ito. Dyan ilalagay yung pinaka sink niya. Saka ito, yan. Pinipinis na rin. Tapos, dito naman sa taas. Yan, nagsimula na mag-skim coat. Dyan si Randy, yung pinapahid na parang powder na white skim coat ang tawag doon, bago mag-apply ng pintura. Ipapapinis na kasi namin yung second floor na likuran para makakabit na yung downspot niya para pwede na itong tanggalin yung mga tuntungan ng kahoy. Pwede ang gagawin niya pag skim coat, lilihahin ng konti para kuminis. Then papahira ng pintura yung flat latex. Then huli na yung elastometric na pintura. Yung touch of gray. Well coat yata yun. Tapos dito naman sa bodega, gumagawa sila ng parilya. Unahin natin parilya. Ito yung magiging parilya ng footing niya para dun sa poste. Ang sukat niya 1 by 1. 1 meter by 1 meter. So 1 square meter siya. Mas ang gamit na bakal dyan na 12 mm. 5 pahalang, 5 pababa. Dito naman, ito yung pinaka-column niya. Ang ginamit nila dito, 6 na 16 mm. Tapos may stirrup siya na 12 mm pataas. So pag nahukay yung puting doon, maikakasa nila ito mamaya. Ito gamit nilang skim coat. Binili ko last yesterday. 380 isang bag. 20 kilos to. Kulay white. Hahaluan lang naman ng tubig para madali siyang ipahid. Tingnan natin yung pagpapahid ni Randy. Ayan si Randy napakahid. Ayan yung napahira niya. Sa taas. Pababa. Ayan yung napapahira niya. Gamit niya yung rodelang bakal. Medyo makapal to kasi rough lang to eh.
advantage lang ng wrap, mas makapit siya. Pero malakas sa skin coat. Pag finish naman kamukha nito, mas tipid siya sa skin coat. Pero kailangan lasunin pa yung pinakakonkreto niya, yung cemento. Dito naman sa CR, sa ground floor, sinisil na ni Tatay Bebot yung pader para maisalpak na yung piting ng tubo. Yung 1/8 bend. Yung tatapon yung wastewater galing sa laboratory. Yung diameter niya, didos siya. Dito naman sa CR, sa second floor, yung ginagawa na rin yung Tatay Bebot yung piping, yung fittings ng para doon sa wastewater, yung manggagaling dito sa laboratory. So, sistementohan na siya para ma-seal na. Yan na yung hukay ni Ray, yung para sa puting ng poste ng gate. So nga, ito lumabas yung puting ng kapitbahay. Tatastasan na lang yan, gagamitin nila ng chipping gun para matastas, para maipasok yung puting niya sa kayong poste. Si Noni nagdidilig pa rin, lakas ang ihinin ninyo. Dito naman sa may sliding door, may kitchen yan. Ginagawa na ni J.I. yung kantuhan, yung pinaka-header, yung taas. Ginagamitan niya ng bara para pantay siya. Ito okay na ito, napahiran na nila. Pati itong ibabaw, wrap finish na naman. Yan, recap lang po kung ano yung naganap ngayong maghapon. So, ito dito sa puting na hukay na nila, na-reach na yung depth niya. Kaso matubig pa rin. Yan yung puting na lumabas. So sisinsilin nila yan, o gagamitan ng chipping gun para mas mapadali yung trabaho, para matanggal agad siya, para mailatag na yung puting saka yung column na rebar. Ito pinutol muna nila, nakalimutan ko kasi na unahin munang ikabit tong poste. Eh, sa gabal siya kaya pinutol muna, duduktungan na lang siya. Yan yung wastewater o yung sa tubig ulan na papunta dito sa drainage. Dito naman sa may septic tank, na siksik na nila yung malapit sa hollow block na mga lupa, mga tambak. Pero kulang pa yan. Itutuloy nila yan. Dito naman sa loob, na platadahan na nila yung upper portion ng wall sa harapan dito sa living area. So finishing touches na lang to. Finishing touches na lang to. Yung kantuhan. So itutuloy rin nila ito. Yung additional wiring naman dito sa kitchen, naikabit na, naabang na siya. So, kailangan na lang ilagay dyan yung mga switches at mga outlet. Ito yung skin coat, yung pangalawang bag. Halos nang alahati na siya. Yan yung pinahid nila doon sa likuran. Dito naman sa taas, check natin yung skin coat nila. So, na-skin coat ang lahat. Bari, first floor lang yung pina-skin coat ko. Na siya. Yung sa baba, hindi pa. Sa susunod na lang yun. Sa finishing. So, pwede na nila itong bihahin gamit yung sandpaper para makinis. Papahiran ulit yung skin coat pag may mga kulang pa. Tapos, pwede na siyang piturahan ng flat latex, yung primer niya. Then, yung pinaka top coat niya, yung elastomeric na pink.
sa hagdanan, tinanggal na nila yung mga paunang forma. Yung sa gilid, saka dito sa pinakaibabaw niya. Pati dyan sa... Pati dito sa baba, natanggal na rin ba yung paunang forma. So, hindi pa nila tinatanggal ito yung pinakasapo sa ilalim. Intact pa rin yung mga kahoy, yung dinamit na pamporma. Pati itong mga pinantukod. So, yan po. So, yan po naganap ngayong buong maghapon. Salamat po sa panonood. See you again on our next video.